dito, sabi ng ating mga ulama, an yakuna mukhlisan. Unang, ang tao kailangan siya ay mukhlis, sincere sa kanyang ginagawang pagsamba. Yan ang una na matagumpay, dalisay ang kanyang puso. Hindi nahaluan ng pakitang tao yung kanyang pagsambang ginagawa. Dahil nakakatakot itong riya, pakitang tao. Ito ay kabilang sa shirk. Pagtatambal, maliit na pagtatambal. Yung ginagawa mo yung pagsamba upang puriin ka ng isang tao. Upang puriin ka, sabihin na pinakamahusay ka sa paggawa ng pagsamba. Ang ikhlas, gagawin mo lamang yung pagsamba, alang-alang kay Allah. Ano pa man naririnig mo? Hindi mo pinagtutuunan ng pansin dahil ginagawa mo yung pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pagpupuri ng ibang tao ang iyong hinahangad. Nakakatakot ang shirk, ang riya. Sabi ng Rasulullah, ang higit kong pinangangambaan sa inyo ay yung shirkun khafi, nakatagong, nakakubling shirk. Ito yung riya, sabi ng Rasulullah, na ang tao ay nagsasala, maaring may nakakakita sa kanya, maaring boss niya o ano pa man, pagagandahin niya, pauhusahin niya yung kanyang pagsasala upang puriin siya. Ito yung shirk. Walang nakakubling pagtatambal, dahil siya lamang nakakaalam at si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating suriin ang ating mga sarili. Laging ikhlas. Dapat maging ikhlas, dahil ito ang kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang ating mga gawa. Nabanggit sa isang hadith, sa araw ng paghukom, yung taong pakitang taong sa kanyang pagsamba, sabi kabilang buha, sabihin niya Allah subhanahu wa ta'ala, kayong nagpapakitang tao, ngayon pumunta kayo doon sa mga taong inyong ginagawa, ang inyong mga gawain para sa kanila. Tingnan nyo kung mahanap nyo sa kanila, matatagpuan nyo sa kanila ang gantimpala ng inyong mga gawa. Sa kanila nyo, hingin ang inyong mga gantimpala bilang kaparusahan sa kanila. Anong saysay kung pakitang tao ang ating ginagawa? Subalit, wag nating husgahan ang isang tao. Wag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa na siya ay nagpapakitang tao o ano pa man. Dahil kung wala tayong palatandaan o kaya mga, kasi itong riya, gawain ng puso, walang nakakala maliban siya at si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapaalala lamang na kailangan maging ikhlas ang ating mga gawa. At huwag kang magpatangay. Ikalawa, huwag kang magpatangay sa bitag ni Shaytan. Kasi binubulong ang isang Muslim. Nagpapakitang tao ka. Ang resulta nung kapag nagpatangay ka, mahina yung mental, yung pag-iisip mo, iiwan mo yung pagsamba. Ang Shaitan nagpupursige na ilihis ka. Kag naisip mo yung mga ganyang kaisipan, labanan mo. Huwag kang magpatangan. O di kaya marahil sinasabi ng iba, nagsasala ka lang kasi ganito ganyan. Naisip mo, iwanan ko na lang dahil iba-iba ating sinasabi ng mga tao sa akin. Bakit mo iiwanan? Kahit anong sinasabi ng ibang tao. Kasi sabi ng mga ulama, ang gawin ng isang bagay para sa mga tao ay pakitang tao. At ang iwanan din ang isang gawain pagsamba para sa mga tao, o dahil sa mga tao, ay riya din. Kahit anong pangungutsiya, kahit ano, may mga tao na nahihiyang magtauba. Subhanallah. Ang pintuan ng masjid, ang pintuan ay laging nakabukas sa sino man. Maring madilim ang nakaraan mo, subalit patuloy na nakabukas. Huwag kang mahihiya. Gawin mo ang pagsamba, gawin mo ang pagbabalik loob.
para kay Allah Subhanahu. Kahit ano pa mang nakaraan. Sinong hindi nagkakasala? Kahit anong pangungutya o sinasabi ng iba. Panindigan mo, magbalik loob ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi mong tandaan ang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging nakabukas. Ang pagpapatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging nakabukas.